Hari ng kalsada? Oh, hari ng kalsada. Oops, teka lang. Dahil may bago ng hari ng kalsada ngayon. At ito ang e-bike. Kaliwat kanan na ang nagamit ng e-bike ngayon. Kaya nais na silang iparehistro sapagkat pati sila'y sumasabay na sa malalaking sasakyan. Ayon sa Manila LGU, nakasama sa pagpaparehistro nito ay ang proper education at dapat nasa tamang edad ang mga driver. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Ayon kay Ma'am Jack na mas magiging disiplinado ang mga kapwa niya driver kung magkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng e-bike. Siguro sa akin, no, mas magiging disiplinado yung mga e-bike kasi minsan, no, ako pag nagda-drive ako, lagi lang ako nasa gilid kasi alam ko na mabagal yung e-bike. So, gigit na pa ako. May mga talaga may mga sasakyan na pipit-pitan ka talaga. Dagdag pa niya rito na kailangan maging mas maingat at maging disiplinado tayo sa kalsada. Kailangan maging disiplinado talaga tayo sa kalsada kasi wag na tayong gumaya dun sa iba na pasaway. Wala namang mali sa paggamit ng e-bike. Pero sabi ng MMDA na dahil sa regulasyon ay kailangan na yung iparehistro at required ang driver license sa naturang sasakyan. Bawal din itong gamitin bilang pampublikong transportasyon. Batay sa monitoring ng ahensya, makikita ang mga minor de edad na nag-drive ng e-bike sa mga highway. Ilang mga driver ay hindi nagsusuot ng helmet o protective gear at ilang mga gumagamit ay ibinabagtas ang kanilang mga unit sa gitna ng mga highway. Ayon kay Sir Marlon Metran, na pumapayag siya na ipagbawal ang mga e-bike driver sa mga national highway. Oo, mas maganda na bawal siya sa highway kasi hindi man siya makaaksidente, yung makakabangga sa kanya ang nakakaawa kasi unang-una, wala siyang lisensya, walang listo, hindi mo mahabol kung sino talaga yung mali. Kahit may mali na yung e-bike, hindi mo siya masisisi kasi yung batas natin, kung sino yung malaki, siya yung may pananagutan dun sa mga maliliit na mababangga niya. Dagdag pa niya rito ang ibang mga dahilan kung bakit dapat pagbawalan ang mga e-bike sa National Highway. Mas maganda na pagbawalan, no? Kasi unang-una, nakakadagdag sa pagsikip ng kalsada. Pangalawa, nakakaabala kasi napakabagal nila. Kung sino pa yung mabagal, siya pa yung gumigitna. Siyempre, init ng ulo, away, bago pag nadali mo sila na pinahan mo, magagalit pa. O mas mabuti, ipagbawal na sila sa National Highway. Sa kalsada, hindi pwede ang pasiga-siga. Dahil anumang oras, pwede kang madiskasya. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan at manatiling edukado. Ako, si Rod Gamba, nagulat para sa Balitang Hiraya.